ASEC, yun pong concern tungkol dun sa mga dealers, ano, kasi po kung minsan, meron po kong dealer na na-encounter, mabilis sila, nakakapaglabas ka agad ng rehistro. Kasi sila po na, kumbaga, nag-aayos po nung registration. Meron naman po, kasi meron po akong kasabayan, tatlo kami, yun pong pinakahuli, siya ang naunang lumabas ang rehistro. Yung isa naman po, napakatagal na wala pa pong rehistro na naibibigay documents, papel from the dealer. Meron po bang ano din po kayo sa mga dealers? Yung iba po, kagaya ng tanong sa atin din na mula sa ating Facebook, yun pong mga hulugan na binibigay na mga motor. Minsan daw po, tapos na po nilang bayaran yung hinuhulugan nila, pero wala pa rin po silang wala pa rin silang nakukuhang rehistro o kaya wala pa rin plaka. Ano po yung mga action po natin sa ganun? Yung sa plaka talagang hindi natin masasagot na meron na, no, kaagad. But yung sa rehistro, gusto ko sanang yung mga ganun ikino-complain nila yung kanilang mga dealers, kasi function ng dealer yun, eh. Inoffer nila yan bilang marketing ano nila na sila magpaparehistro for the next so-and-so, no? Kaya, in fact, yes. Sa pamantayan natin is that hindi pwedeng gamitin yung sasakyan kung hindi nakarehistro. Mawalang galang na, no? Ang ibang dealers, talagang in full cooperation. Pero ang iba, nagbabats pa rin, eh. I mean, iniipon nila yung kanilang mga benta, tapos, let's say, makaipon na sila, tsaka nila ibabagsak sa LTO office, no? Na napakarami. Tiyak na magkakaroon ng delay dyan kasi sa dami nung sasubmit nila, mga kailangan anuhin yun, ano? Kumbaga, rekisahin, tignan at nagko-comply. At kuminsan, again, emphasize ko lang, no? Yung delay, dahil dun sa practice nila ng batching, eh. Kaya dun sa mga nagmamadali, kung papayagan sila nung dealer, kunin nila yung kaukulang dokumento at sila na mismo magdala nito sa LTO. No? Kesa sa yung dealer, inaantay niya na makabuo siya ng kung ilan bago niya sabay-sabay na dadalhin sa LTO. Yun, nakaka-contribute yun sa pag-delay ng processing. Eh. Okay. Yes, Atoy, may gusto kang, mukhang palagay ko, may concern ka dyan dahil nakakarinig ka siguro ng mga complain din sa mga kasama nating rider. Please go ahead, Atoy. Sabi ko, no, ako dati kong vice president ng Kimco Motorcycle, kami ang importer niyan. Ngayon, para malaman na rin, no, miski na kay Asa Gambante, yung ugali ng ibang dealer. No? Kasi dyan, kanya na di-delay yan, yung sinasabing by batch ipapasok. Minsan kasi, pinapasok yung container, isang container, hindi pa wala pa yung certificate of payment ng customs. So, ginagawa ang dahilan ng mga dealer, itong LTO. Pero ang may kasalanan, dealer, kasi experience namin yan, ibebenta muna namin lahat bago kami magbayad ng custom payment. So, kung may custom payment yan, walang problema, mabilis sa LTO. Experience ko sa LTO, basta kompleto ang papeles, 30 minutes, lalabas ng papeles mo. Yung mga dealer kasi, ibebenta muna lahat, pagka naibenta lahat, yung model na yon na in-import nila, at saka lang sila magbabayad ng custom payment, at saka lang makakaipon. Kanya by batch kung ipasok nila sa LTO. Yun ang isang dahilan na alam ko, ha. Experience ko yan nung nag-i-import kami ng motorsiklo. Kasi yan, esikin ko, dati akong vice president. Yun lang, gusto ko i-share sa inyo. At lagi kong pinapaliwanag yan doon sa mga vendor namin kung bakit sila nag-delay. Walang kasalanan ng LTO. Basta kumpleto sila ng custom payment. Kaya ang nangyayari, itong importer, i-import siya, uubusin muna yung batch na yon, bago pagbayad ng custom payment, kumpleto na yung pera niya, at saka lang ipapasok by batch sa LTO. Pero tinuturo nila lagi LTO. Minsan sinasabi ko, hindi kasalanan yan, alam mo nangyayari dyan. Dahil experience namin before yan. Yun lang gusto ko i-share sa inyo. Well, salamat, Atoy, ano, for that information. Sa ASEC, yun po bang mga ganon kapag po nagreklamo po sa inyo yung mga, let's say, yung mga kliyente, ano ho,
Anong action po ang nagagawa ng LTO dun sa mga dealers na medyo remiss pagdating po sa ganyang obligasyon po nila sa kanilang mga kliyente? Pag nakakakuha kami ng complaint na ganyan, kumbaga pinagpapaliwanag namin. Kasi kung hindi ka tanggap-tanggap din ang paliwanag nila, either masuspend ang kanilang accreditation o ma-revoke yung accreditation nila. At malaki din ang multa ng mga ano no, mga lumalabag dyan. In fact, dinefine na ni Presidente na sa transaction, dapat 3, 7, or 20. Ibig sabihin, kung very simple transaction, dapat within 3 days matapos, kung medyo may konting kahirapan, 7 days. Pero kung talagang komplikado yung transaction, 20 days. Kaya, pag may complain yung rider o yung owner, tinitingnan namin kung saan sila lumabag. At pag-explain sila, kung hindi katanggap-tanggap ang explanation nila, nape-penalize sila with some fines or even, sabi ko nga, suspension or pag-revoke ng kanilang accreditation. At pag na-revoke ang kanilang accreditation, definitely, hindi sila pwede magpatuloy ng kanilang business.